Karong panahon na, daghan ang nagkadaiya nga atong masagap nga impormasyon nga gikutlo gikan sa lain naing mga dapit. Ana ang nagkadaiyang programa sa radio, telebisyon, social media, nag-isabuag nga ito sa publiko. Apan, tinuod ba kiling tanan? Nalamdagan magkamu sa mga importante mga butang nga dunay kilambigitan ang atong katilingban. Naglibog ba kamo kung unsa ang tinuod? Naglibog ba kamo kung kinsa ang nagsulti sa tinuod? Asa kamo padulong kung buot kamo nga masayod sa tinuod nga hitabo? Kinsa ang angay ninyong pamation o masaligan aron mawala ang inyong kalibog? Wes, paminaw kamo sa Kapihan sa Dipolog. Simultaneous broadcast live over RMN DXDR 981 kHz o ihun man sa IFM 94.1 MHz. Huwag makita huwag madungog usap sa website nga www.rmndipulog.webly.com o sa Kapihan sa Dipolog Facebook o YouTube accounts sa social media. Dinhi sa istasyon nga inyong gisaligan kanunay. Ang istasyon nga kanunay nagtukan sa tinuod nga panghitabo sa atong katilingban karong panahuna. Kapihan sa Dipolog, ang bugtong nga public affairs program nga balanse patas nagbukan sa matuod nga panghitabo sa atong dakbayan sa Dipolog ug Dapitan o ingon man sa tibuok nga lawigan sa Sambuanga del Norte. Pusa, mga higala o kaigsuunan sa kahanginan, paminaw kamo kanunay sa Kapihan sa Dipolog sa matag adlaw nga Domingo sa may alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kamundagon sa RMNDXDR o IFM sa official venue dito sa Sunburst Camela Hotel 1 ning dakbayan sa Dipolog. Ang Kapihan sa Dipolog ihatod kaninyo pinaagi sa maayong kabubuton sa EPT Media Services. Maing buntag, kini si Edith Mahintitumo, inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog, o ikaw ba nang sabihin nyo sulod sa duha katakna nga public affairs program here in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Sambuanga del Norte, all over the country, and all over the world. Kaya naman kita sa kanunay sa social media platforms, ganit live man kita sa YouTube, o doon sa atong live streaming, www.rmndipolog.weebly.com, pinaagi sa kahimanan sa Radio Mindanao Network, DXDR 981 o ingon man IFM 94.1. Ani akita karon sa RMN Broadcast Center kay adunay dako kay kalihukan ang Camila Hotel 1. So ani akita sa atong mother station ang RMN DXDR. Kauban nato diri si Danny Luod. Salamat kayo Dan. O ingon man si Tax Ilumba sa ato ang social media ng atong IT director si Silbert Adriatico Dunduyano, nga may nagdala sa ato ang YouTube, sa Facebook, sa atong Twitter account, sa atong Kapihan sa Dipolog. Thank you so much. O ingon man si Mr. Edgar Dagumo, ang ato ang station manager sa Radio Mindanao Network, DXDR, one of the top 10 best radio stations in the country, according to the Golden Globe Awards. Okay, so thank you so much nga thank God, no, nga nabilong kita dinhi nga radio station nga without any political affiliation, and of course we are an independent media. Objective kita sa kanunay mo na nga kini atong public affairs program open to all. So thank you so much, and above all, thank God for the gift of life. Salamat kay Ginoong Lord Jesus Christ, Mama Mary, o yung man sa Holy Spirit nga kanunay kita nga gigiyahan sa ato ang adlaw-adlaw nga panginabuhi, kauban sa itong mga minahal sa kinabuhi, o ilabi na sa ato ang Kapihan sa Dipolog nga kanunay kita nga nag-alagad sa atong labaw nga magagagahong pinaagi sa atong public affairs program through public information dissemination. Dili kita mo sabwag o mga fake news, kung dili kining ato live gayud kita nga makiginabi sa atong mga bisita para masairan sa tanan, ilabi na sa atong mga katawhan karong buntaga sa First District sa Sambuanga del Norte. Kay kauban nato karon atong binugtong nga atong bisita nga nagpasalamat kita nga nisanong sa atong imbitasyon ang bagong nakadaog nga congressman sa First District sa Sambuanga del Norte nga si Congressman Romeo John-John Jalosjos Jr. So nipuli ni siya ni Congressman Seth Frederick Bullet Jalosjos, no? So thank you so much. Before tamo proceed sa ato ang
Public Affairs Program. At una pasalamatan ato mga nagdalang kinabuhi sa itong kapihan sa Dipolog Batang Domingo nga tanan, because without them, we are also nothing. No? So, thank you so much. Atong pasalamatan, asarto ako ang tablet tax. Oh, tax naman, kanang silver. Atong pasalamatan, una ang Stephanie's Boutique sa Gonzales Street, Dipolog City. Matawagan sa telephone number 065-212-8966. Thank you. Thank you, Silver. Namaligya sa mga RTWs, imported RTWs, shoes, bags, perfumes, o uman pa sa ubos lamang presyo. May panagiyahan o gidumala ni Lito o Elaine Lear. Tapos, anamay mo tayong sa Gonzales Street, tingdakbayan si Paolo, ang Stephanie's Boutique. Lot for sale, 439 square meters, highway Ulingan, Dipolog City. Stall for rent, National Highway, Lingasan, Bulangco, Zamboanga del Norte. And tapos, space for rent, no? Second floor and third floor sa Gonzales Street, Dipolog City, near China Bank. Lot for rent, 482 square meters, highway Galas, Dipolog City. And, thank you so much ato mga sponsors, karong mga panahuna. Dagang kay salamat nga to kang Vice Governor Senen Olvis Angeles, ang ato ang presiding officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Dunay session matag Lunes alas 2 ang tatna diha sa Sangguniang Palalawigan Session Hall, Capitol Building, Sangguniang Palalawigan Building ning Dakbayan sa Dipolog. Thank you so much. O ingon man, dagang salamat nga to kang Attorney John Henrik Valleser, ang Municipal Mayor sa Rojas, Zamboanga del Norte. Daghang salamat na to kang sa JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard, na maligya sa klase-klase ng fruit seedlings sa ubos lamang nga presyo. Na maligya usab sa coconut lumbers. Ang amahimutang sa Barangay Lingasan, Lungsod sa Pulango, Zamboanga del Norte. Ang JJ&P Lumberyard, adunay branch diya sa Barangay Galas, Dipolog City. It is owned and managed by Mr. and Mrs. Morferio Necesario. Daghang salamat na to sa Janos Marketing, na maligya sa mga spare parts sa inyong mga sakyanan. O yun man sa inyo ang motor parts, ubos lamang nga presyo. Ang amahimutang sa Quezon Avenue, ning Dakbayan sa Dipolog. It is owned and managed by former Miputak Barangay Chairman Janos Yu. Matawagan usab sa telephone number 212-1148. Nagkasalamat ka to kang Roger William and Jennifer King, all the way from Oma County, Northern Ireland. Nagkasalamat ka to kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District, Zamboanga del Norte. Nagkasalamat sa tong media partner, ang National Grid Corporation of the Philippines. Pinagi ka, Miss Elizabeth Ladaga, ang atong friendship na Regional Corporate Public Affairs Communication Officer, nagabase sa Iligan City. Doon ay Mindanao Visayas Interconnection Project, no, ang NGCP. Ang Cable Terminal Station, ana, mahimutang diya sa Barangay Tagulo, Dakbayan sa Dapitan, no. Swerte kayo ang Zamboanga del Norte, kay ang Cable Terminal Station, ana, agyod, mamutang diya sa Barangay Tagulo, Dakbayan sa Dapitan. This is a 52 billion pesos worth, no, project, Mindanao, One Grid 2020, ang Mindanao Visayas Interconnection Project na proyekto gikan sa National Grid Corporation of the Philippines connecting Luzon, Visayas and Mindanao. Pinaagi sa ilang underwater cable pohon, no? Mahuman ka 2020, minus na tong mga brownout o uban pa. So, tagan kayo salamat. National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi kang President Mr. Anthony Almeida, o yung man Chairman Mr. Henry C. Jr. o si Attorney Cynthia Alabanza ang spokesperson sa NGCP. Daghang salamat sa ngadto ka Mayor Evan Hope Boyet Alvis, Municipal Mayor sa Lungsod sa Pulanco, Zamboanga del Norte. Ngadto kang Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Sangguniang Bayan sa Lungsod sa Pulanco, Zamboanga del Norte. Daghang salamat ngadto kang Engineer Gilbert Cruz, President Petra Cement Incorporated, ana may utang sa Lower Erasan, Rojas, Zamboanga del Norte. Nagasalamat na to kang Attorney Roger Velasco Asprer, Dipolog City Councilor, author, Dipolog City Ordinance number 18287, an ordinance giving a lifetime annual financial assistance of 3,000 pesos to qualified PWDs and children with special needs in Dipolog City only. Thank you so much so to sa Shrine City Food Terminal, operated by Cassava Growers and Processors Association of Dapitan City.
Na manigyan sa famous, kasama chips, langingan kahayo, kasama puto, binigyan, banana crackers, pastillas, farm products, at iban pa, sa ubos lamang o di kalidad gayon ang ilang produkto. Gani, kanunay ning nakadaog ang Cassava Growers Association and Processors Association of Dapitan City, ang Shrine City Food Terminal. Pangitaan lang si Miss Susan Empinado, ang Livelihood Center in Charge. Ana sa abang mga himutang sa ground floor sa Dapitan City Hall. Daghang salamat sa atong official venue, ang Camila Hotel 1, ning Dakbayan sa Dipolog, pinaagi kang Mr. Gold Fabriga. Nagkasalamat po sa happy viewing nga to kang James and Vicky Caballero o mga anak nga si James and Sabanta Caballero o si Norma Caballero all the way from Ontario, Canada. And shout out to Lady Areta Pahinti Tumong sa Toronto, Ontario, Canada. Nga to kang Jennifer Andes Tumong sa Qatar. Good morning and happy viewing, happy listening. Nga to kang Engineer Roland Soliva and WYCC. Si Engineer Roland Soliva maong chairman sa Provincial Advisory Council sa Sambuanga del Norte Police Provincial Office o ingon man President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated din sa Dakbayan sa Dipolog. And greetings to Mr. Vicente Changson sa New Jersey, USA. O akong i-greet ang ato ang panelist on air na si Julio Salaveria na nag-monitor karon dahil doon na siya ay questions na gireceive pa para sa atong kapihan sa Dipolog. Pinagi sa ato ang bisita nga si Congressman John-John Jalosjos. And residential lot for sale. Basi interesado ari si Cong John, no? Situated at Upper Turno ning Dakbayan sa Dipolog. Containing an area of 5,532 square meters. Frontage measures more or less 28 square meters in width with clean title. Direct buyers only. For inquiries, please call or text 0919-692-310 sa Smart or 0995-228-1046 sa Globe. Pagkita si Maricar Acas, Realiza Castelo, diha sa Sangguniang Palalugan Secretariat. Okay, niya nga ito ang mga kauban karon na ito mga panelists sa atong kapihan sa Dipolog. First come, first serve. Atong i-acknowledge ang payabot ni Edgar Soranda. Good morning, Gar, and happy Sunday ka na itong tanan. Okay, thank you very much. And kare-kare. Okay, thank you very much and good morning. Okay, thank you very much and good morning. Welcome sa itong panitiban sa Turmanon. Ang kapihan sa Dipolog, ining Domingo. Nakakita na lukad ko ron live sa itong Sibianan sa Broadcast Center sa RMN Dipolog DXDR. Lugan itong pasalamatan ng mga nagpaluyo manay, kung nalang padayo niya. Salamatan itong mga sponsors, ang atong JP Marketing, diya sa Highway Binawag, ito na po yan sa Dipolog bago lang magbukas. Alang sa mong panghanlan sa mga kaniniyang construction needs, no? Na ang JP Marketing Highway Minaw, nito ang Dakbayan sa Dipolog. Matawag sa cell number 0946-850-4302. Ang JP Marketing, na si Jeffrey Sorondalin. Imasap ang Edis Flower Shop and Rent a Car, diya sa Flower Lane, sa Goal sa St. Mary's Academy, nito ang Dakbayan sa Dipolog. Edis Flower Shop and Rent a Car, nagparinta kini og duha ka sa kanang sa bisan unsang okasyon og mga flower arrangement sa bisan unsang okasyon duol lang si AD balikit diya sa Edis Flower Shop and Rent a Car. Ang Contender Enterprises dito sa Highway Santa Isabel niya tong Dakbayan sa Dipolog, alas mga panginahanglan ninyo sa nagkadaiyang klase sa mga coco lumber, gitas on, gidak on o gikalidad ng mga coco lumber. Contender Enterprises sa Highway Santa Isabel Dipolog City. Ang June Bansi Therapy Massage, ito na, sa Chicken Chicken, Dipolog Boulevard, ito Dakbayan sa Dipolog, na si June Bansi, na eksperto kayo, yan na sa masahe, pwede half body upper, half body lower, pwede ka maghigda, kaya na sila ay room, na pwede whole body, no, maghigda, pakapinan pa ng June Bansi, ugitik-gitik sa iyahang gitara, o sa iyang mga bala. Plus, na apag yun, si Carl, kanini ang Silsupax, ito kaoban ni June Bansi, lain na itong iksuon na maayos sa masahe. Si June Bansi o si Silso na sa June Bansi Therapy Massage sa Dipolog Boulevard, Dipolog City. Di pa rin sa kita ni Kani Congressman, si Gandiste Congressman Rosario Matoy Barinaga. Hindi nga itong Dakbayan sa Dipolog. Kani Dean sa College of Law, Jose Rizal Memorial State University. O kani USIC sa NAPSI, si Congressman Rosario Matoy Barinaga, nato sa panelist.
dinhi sa Kapihan sa Dipolog. Lain sa napalayo ka na to, mao ang Gloria di Dapitan dito sa Dakbayan sa Dapitan. Bring the family. You will be entertained, you shop, you dine, plus the ambience. Nindot kayo sa Gloria di Dapitan. Naa ang Thea Mall. Naa diha sulod ang Thea Twin Cinema. No, naasab diha ang Hypermart o ang MI Department Store. Sulod na sa Gloria di Dapitan. So bring the family. So every night, kung mga bisita, kung mga pariente, naman sa request before, dala sa Gloria di Dapitan. Sulod sa Gloria di Dapitan, nasab ang Fantasyland, the theme park is known worldwide. At diha na sulod sa Gloria di Dapitan. Na yung mga bagong rides ang theme park karon diha na sa Fantasyland. Sulod sa Gloria di Dapitan. Plus, the world-class presentation every weekend. Plus, the amazing fireworks display. Diha sa sulod sa Fantasyland. And the parade of colors. Sulod kapon sa Fantasyland. O ang inato lang restaurant. Inato lang restaurant. The ambience plus the foods. Libyang ninduta kayo. Inugin yung panghambong. Ang inato lang restaurant na nimutan sa lapitan Aquamarine Park or Dampa. Tining mo mga edipisyo na nag-iag ginimala ni Kanhi First District Congressman Romeo Nonon Jalosjos. Mga katong pipila, kaman nagpaliyo sa pagpanag-uban sa Permanon, Kapihan sa Dipolog. Hindi? Thank you so much, Edgar. At acknowledge rin ang paghihabot sa atong kinakusgan, usas kinakusgan nga panelist sa atong Kapihan sa Dipolog. Pero karon ni siya, formerly, konsihal sa Dakbayan, sa Dapitan. Wala ni mapildi. Wala. Kundili, ni-bake off siya, kay nihatang siya og chance sa uban, kay dito siya nag-focus sa iyaang lain na po na interest, no? Laing servisyo. Kay daghan mang servisyo publiko, dili man kay politiko lang tani ba kong. So, kini siya, kanhi konsihal sa Dakbayan sa Dapitan. Pero karon ang general manager sa Dapitan City Water District. Mataan na rataw niya, panis niya sa itong Kapihan sa Dipolog. Dako kay nila yung datong utang, pero ang pagutan na niya, daghan mang tubig ang Dakbayan sa Dapitan. So, siya may general manager, okay? So, ato yung acknowledge rin, no? And welcome back to Kapihan sa Dipolog. Atong kinakusgan nga panelist, usa sa kinakusgan, si kanhi konsehal o karon GM Alemarlou Dagpin. Good morning. Good morning, press. Good morning sa atong tigpaminaw. Nanginaot ako nga banan ninyo kami sa sunod ng mga pipila ka magot ang mahuman kini atong programa. Okay. Okay, thank you so much, no? Ato yung acknowledge na yun ang paghiabot dire sa ato ang kinakusgan usab nga congressman sa 1st District of Zamboanga del Norte, none other than Congressman Romeo John-John Jalosjos Jr. Good morning, sir. And welcome back to Kapihan sa Dipolog. Salamat po, ma'am, and good morning po sa lahat ng pagpaminaw na ito ang buntaga sa mga kauban so sa 1st District, may buntag sa inyo. Okay, thank you so much. Na-question din ni Kani Julius Salaveria. Ako lang po ning basahon for the sake and benefit of our listeners and viewers atong Kapihan sa Dipolog karong buntaga. So, ingon siya, Congressman, could you give a brief profile of yourself that your constituents would like to know? So, say well, something about yourself. Well, I'll make it short, no? Bugnaw kay tingog, no? galing ako sa executive. I was a mayor before. So, when you come from executive, your actions need as fast as possible because it's gonna reflect everything you do. So, I'm a very hands-on person in everything I do. Hands-on person. Delegation, yes, I delegate a little bit, but I have to confirm by myself. So, expect nyo ang mga kaigsuunan sa First District na I'll be a hands-on in every way I could be as your representative. Okay, thank you so much. No, ato na lang i-sirit, no? I-hirit na to ang question ni Julius Salaveria. Ang ato ang on-air panelist nga namina para buntaga. What significant legislation will you file during your term? Doon na ba kay importante nga legislative enactment para sa First District sa Zamboanga del Norte or for the entire country for that matter na imo ginunaan ang file dito sa Congress? Okay, right now I have filed 6 bills already. Okay. One of those is the continuing of the Bill 747 which my brother Bullet started, no? The investigation of the dead and drug situation in Zamboanga del Norte. I now filed number 24 in the House. Pero hindi pa na umpisahan sa committee, but
ang purpose nito is to question the investigator where it is right now. But 747 was a year ago and nothing has been done. So I need to do this because this is isa sa mga pinaka titingnan ng ating mga katauhan. Kasi a house bill, a house resolution by itself, the house, ang Congress, ang co-equal body of our government, recommended the filing of charges, and yet nothing has been done up to now. So I need to do this not for myself, not for the Congress, but for the people of Sampanga del Norte. That's number one. I already filed it. Yeah, okay. Number two, I already filed the bill for the usage of the Coco Levy Fund. Oh, okay. That's great. So, kasi kita na nako sa ako pagsuroy ng kampanya, naluoy na kaayo ang ato mag-uumas sa ating mga kopra. So, we have, hindi ko naman pwede pataasan ng presyo ng ng lubi. Yes. So, ang pwede natong himuon is magmita ng pamaagi na madungagan o ma-equip sila para naman musaka ang income. Mm-hmm. Hindi ang presyo, kundi ang income nila. Isa diha, ang nakita na ako na pwede natin buhaton at dagdag ng mga imbes na ihatag i-dole out lang ang pera kasa na yun ang problema ngayon ng coconut farmers? Coconut farmers yung fund, Coco Levy Fund. Coco Levy problema funds, niya, yes. Halos patay na o hindi na nila kilala kung sino yung mga nagtulong niya. How can you get go back? So sabi ko sa bill ko na huwag niyo nang hanapin kung sino pangalan. Yung industriya ng coconut, doon natin ibubuo ang bata. Bigyan natin sila ng pagkakataon na magamit ang pera to livelihood program para naman madagdagan ang pinagkakitaan nila. Okay. So, sa Luzon, ang Kopolisa, tinamaan sila. Yes. Kausap ko yung mga congressman doon. Gusto nilang magamit na. Kasi that is a billion of peso na nakatiwangbang lang sa kabanang bayan. Yeah. Natutunan. That's true. Hindi magamit. Habang nagugutom ang ating mga katawang atire sa ato ang tibuok nasod. Yes. Hindi lang sa ato ha, tibuok nasod. And even entire province of Sambuanga del Norte, we are coconut producing province. Yes, we are number one. Yes, in the region. Yes. Oh, so dapat yan, sir, it's a good move on your part. So, I filed already a bill, no? Isa yun, pangalawa yun, then meron din akong pinahit to protect also yung mga bamboo. Industry na. Yeah, bamboo crafts industry. Bamboo crafts. Yeah. So, pwedeng i-incorporate mo yan doon para madagdagan lang pinagkakita na. Yeah. Yeah, sir. Going back a little bit about the Coco Levy Funds, because according to President Digong, during the last SONA niya, di ba sabi niya, hindi niya basta-basta ma-release yung Coco Levy Funds because it's a huge amount of money and hindi alam kung saan pupunta yung kwarta, baka makurakot lang, and then there's not enough concrete plan how to revive the coconut industry. So, I'm just curious about your bill. So, what's the difference? Okay, the difference is we are not targeting the person who will be in or distribute the funds. We are targeting the industry. Yeah. Right now, ano bang kulang ng mga coconut farmers natin? Mm-hmm. One of my provision in the bill na in every region, kailangan may government-owned processing plant ang ito. Gamit ang pera. Oh, that's good. Okay, processing plant. So, processing plant ng Copra. Okay. Now, this processing plant, this will be owned by the government. It's not a private sector operated. It will not operated. Be a private sector. The yeah, good thing, yeah. in my bill, gagawa ng cooperative ang bawat district. Okay. Where will the money come from? From Coco Levy Funds. Okay, sige. Doon yung, di ba? Uh-huh. Nahihirapan si Presidente, yes. Ihatag ang gamitin ng Coco Levy Funds, masyadong yeah. malaki. Yes. Hindi niya alam sino bibigyan. Yes. Bakurakutin lang. Yes. Ano bang kulang natin para tumaas ang presyo? Okay. Para dumagdag ang pinagkakitaan. Yes. No? Unang-una, we will create a cooperative. Okay. Lahat ng cooperative ng mga mag-uumas sa COPRAS will join together. Okay. Then sila ang mag-operate ng processing plan. Is that doable within the 3-year term? Well, I hope so. Yeah, a congressman can always say doable or not, but to be honest, you know, in politics, in Congress, yes, in our
in our government, yes, no, sir, you have to also give allowance. Yes. Pwede ko magtapos ng tatlong taon at least na umpisan ko. Yeah. But then again, kasi merong yung, alam mo na, there's no, not, may, nothing, there's no continuity in every project of the government because whoever sits there, iba yung priority niya kung you are not a political ally. But if you are a political ally, you can proceed. You can continue with the program, di ba? Okay. It's a given fact because, in our political landscape. Okay, you're asking because it's 3 years time. Yes, yes. 3 years time, the president will be Presidential election. And all the while, ang ating mga coconut farmers naghihingalo. Yes, that's why it, also in the provision of the bill, yeah, isa rin yan, no, yung direct sila ang gagawa sa processing plant. Pangalawa is livelihood. Okay. Anong kulang, yes, natin pwede bigay, like abono. Mm-hmm. So, yun ang gamitin. I-compute ilang hektarya ang coconut natin dito, mm-hmm, bigyan ng abono, bigyan ng livelihood. Yung replanting program siguro, sir? Replanting program is part of that, you know, improvement, mm-hmm, improvement ng coconut, ano natin, farmland natin. Okay. Ang problema natin, kahit bigyan mo ng ilang similya mga farmers, kung ang presyo natin ganyan pa rin. Yes, palagay nyo ba, ma'am, magtatanim sila? Yeah. Diba? So, we have to give them hope also. Yeah. And then, additional income for the meantime. Yes. No? So, papasok dyan is yung mga livelihood programs na naka, ang gagamitin natin pera, ang Coco Levy Fund. Kasi ang tinatanong, livelihood, saan natin kukunin yung pera? Ang dami ng pera doon, hindi natin alam. So, kaya ang purpose ng bill ko is not the person kung sino bibigyan ko mga farmers, no. Mm-hmm. But the community, but the industry of farmers. Anong yes. kulang sa farmers? Anong nangyayari sa kanila? Yes. The cycle, alam naman natin yan. Mm-hmm. So, isa yan sa nakita natin. Kung susubukan natin tapusin, sana maumpisahan sa kaya nga. First day, I filed it first day. Oh, first day of Congress. Walang tao sa Congress, puro mag-isa. I filed on my first day of Congress. I filed 3 bills already. One is the 747, the investigation. 2 is the Coco Levy Fund. And 3 is the rubber authority of the Philippines. Rubber authority, oh? Eh, meron lang tayong fiber industry, yes, development authority or FIDA. Yes. So rubber industry. Rubber authority of the Philippines. Okay. To give face and structure and representation, proper representation in the government for the rubber industry. Kasi po galing po tayo sa Pampilisan, ako po yung yes. mayor dito, uh-huh, ang number one producer ng rubber in Zamboanga del Norte. Yes. So I know kung ano ang epekto ng goma sa bawat tao dito sa aking isakupan. Mm. And it could be, and now it's being duplicated all over Mindanao. Yes. In fact, Mindanao is the rubber capital yes. of the Philippines. Yes. And yet, if you look at the budget of the Department of Agriculture, there is no specific funding for rubber. Mauna nga ni come in ka. Okay. Yes, that's why I came in already. No? Pumasok na ako, gumawa na ako. Kasi hingi tayo ng hingi ng budget sa agriculture about rubber. And then sabihin, saan ko ilalagay? Yes. Saan ilalagay? Yes. Hindi katulad ng coconut, yung ibang industry, meron sila. So doon ilalagay, makita mo sa budget, rubber authority, coconut authority pa, ganito pa, fishery. Pagdating sa coconut, saan? Nasa special purpose. My God, halo-halo tayo ng, ano, yes, ng ibang prutas. Wala talaga siyang pero mo, ang goma, ang budget ng goma, hinalo sa prutas. Yes. So, hindi mahirap pakipag-agawan dahil iba ang needs nila, iba ang needs ng goma. So, yun experience ko sa Zamboanga Sibugay, sa Tampilisan, dinala ko ulit ngayon dito sa pagiging Congress. Okay. Before we proceed, we'd like to acknowledge the presence of our long-lost panelists, no? Long-lost but now found. The late to pass away, si Paul James Okola. Paul James, how are you? Welcome. Okay, good morning. No? Good morning sa itong mga transuking Kapirnaos, nining long pod, no? Long ng mga programa din sa RMN. Ngayon sa itong tanang suking tepeminaw, Luzon, Visayas, of Mindanao, o Tibok, Kapapunan, Tibok, Kalibutan, nga napaminaw ito sa pinagay sa internet. Then, ito na kauban ko ng ito ang congressman, no? Una ko, mapapas na ko, congratulations na, no? Congratulations and
hope nga daghan pang kay sa akong nabag-o na batian no, bago pa lang siya sa Kongreso, daghan na siyang nahimo para sa katawhan sa Tambuanga del Norte, particular sa 1st District o magani sa 1st District o sa yang kanhi no. Nagpabilin pagyapon ang iyang kasing-kasing dito sa kagumahan. Okay, so maayong buntag and sa pa, welcome back to me, no, din sa Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much, Paul, the one who passed away. A while ago. Okay, question coming from Edgar Saranda, please. Okay, thank you very much, Congressman, good morning. Na ako yung critical point na kita, katong duwang kabil ni mo, di Coco Levy Funds, and the Coco na pinda siya kasi magkasama. Coverage. Yeah. Yung coconut, yung cacao coconut processing plant, magandang kasi yun eh. We are now, kita natin may problema talaga ng coconut industry natin. Kaya tayo ang biggest producer ng coconut. Alam, madami na ang mga lawmakers na nagpapayo ng mga inquiries, mga bill with a Coco Levy Fund, pero hindi naging successful. Meron ka mga alternative dyan. Kasi, kasama yung coconut processing plant may pag hindi nag-realize yung baby pan mo, hindi mo makukuha, walang ano doon ma-realize. Hindi rin ma-realize yung processing plant na magandang proyekto. Is there any alternative to that, Congressman? Ano sa kataro? Well, the alternative that I was co-authored for is the alternative livelihood programs. Mm-hmm. No, nag-co-author tayo ng several bills also mm-hmm. right now. Will give way na madagdagan yung pagkakitaan. True, kung di mo magamit yung pera dito sa Coco Levy Fund para livelihood program, eh dito pa lang gumawa ka na sa ilalim. Para habang nag-iintay ka dito sa Coco Levy Fund, dahil medyo mabigat, malaki, no? Controversial. So, nag-co-author ako kay Villar, no? Congresswoman Villar, na mga industrial niya, kasi si Tita Cynthia Villar and yung congressman natin, Congresswoman Villar, doon papunte, like right now, kahapon kausap ko ang Carabao. We will now introduce Carabao in our in Dapitan and Tulanco. Mm-hmm. Meron na akong 30 heads. Mm-hmm. We are now about 22 million proposed budget. Mm-hmm. Kailangan lang nila sa akin, masigurado ko na lalabas yung budget. So as vice chair ng APRO, sabi ko sa kanila, DA naman sa Tuesday pa, ako nang bahala sa inyo, papalabasin natin. So, alternative, so habang yung malaki, yung long time na makakatulong sa kanila, eh sabi nga ni ma'am, kaya mo ba ng 3 taon? Subukan natin. Yes. Pero hindi ako doon nakarelay lang. Okay. Gumawa rin tayo ng mga bills o sumama tayo sa ibang congressman na nakita ko makakatulong magamit natin dito sa atong probinsya. Nakita ko ito, katulad ng bamboo. Sabi ko, sige, sama ako sa iyo. Bakit? Interesado ko, kasi pwede natin ibigay sa alternative natin dyan. Carabao, sama ako sa iyo. Pwede natin ibigay. Livestock, no? Mga livestock. So, ang ano ko doon, habang naghihintay tayo sa malaki, dapat dito sa baba, meron din tayong ginagawa. For the meantime. Yes. Ano, para hindi ko, sabi ko nga kanina, hindi ko kaya pataasin ang presyo ng copra ngayon. Yes. Pero boss, kung papasa to, sigurado ko tataas ang presyo ng goma. Bakit? Pwede po tayong direkta magbenta sa ibang nasod. Our president right now, pang PRRT, itong ginagawa niya, makipagkaibigan siya sa mga kalapit nating mga bansa. Especially China, very controversial. Not tayo galit, dahil bully talaga eh. Mm-hmm. No, ako, pero tama rin ginagawa niya. Anong gagawin sa malaking naso? Maximize. Kung tawain natin na bato lang atin sa kanila tangke, di ba? Maximize na to. Hindi natin binibigyan Pilipinas. Yes. Pero minamaximize na to ang potential. Kung tagamitin tayo ng ibang naso tapon para stick pang pukpok lang sa ulo ng China, pagkatapos yung bitawan, then tsaka tirahin yung stick, no? Hindi ko lang babangkitin kung anong naso dyan. Tagal lang ginagawa sa atin to. Tagal lang ito eh. Ginagawa pa. Diba? So, ngayon, isipin nyo ma'am. Isipin nyo ito ha, situation. Andyan na nagamit natin bawat region meron ng processing plant. So, and the president will talk to the Chinese president. Sabihin ni presidente, boss, no, treaty tayo. Alam ko kailangan nyo na oil siya. Okay. Kasi nga, coco oil.
Mm-hmm. Pwede ba bigyan nyo kami ng quota, government to government? Yes. Ano mangyayari sa presyo ng goma? Hindi lahat. Pati naman sila kikita rin, pati yung mga buyers kikita. Pag meron demand na, stable demand, plus ang processing klaro, sigurado ko, no, may pag-asang tumaas ang presyo ng potas. And also the rubber industry. Yes, it will go together. It goes together. Like if, oh sige, bili ka ng ano, or pati goma, bigyan mo. Yes, total emerging naman yung, ano nyo, yung mobile, yung car manufacturing, ano ninyo. Yeah, yung upholstery. Diba? So kailangan ng goma. Meron kaming goma. Imbes na puro kayo sa ibang bansa bumibili, dahil pagkaibigan ka sa akin, baka gusto mo sa akin nalang bumili. Yeah. Simple, yung nasa isip ko, oh, hindi ko alam kung kaya ko ng tatlong taon. Pero sino mag-uumpisa nito? Yes. If not now, kung when? If not now, when? If we question the ending, yes, without the beginning, wala po tayo pupuntahan po, mga bossing. Umpisa na natin. Bahala na. Yeah. But, ano, sir, ha? Mag-update tayo niyan. Hindi, ano, siguro mga December, mag-update tayo, or November, mag-update tayo sa mga plans mo doon sa Congress. Yes. So that the people will know, di ba, kung talaga bang nagtatrabaho ba ang ating mga representative doon sa Congress. Yes, ma'am. Okay. Please still follow up. Yes, follow up question, Edgar, please. Doon din pa rin sa coconut industry. Is the palm oil industry hurting the coconut industry in the Philippines? Kasi ang dami nakita namin doon sa Agusa na mapunta ka rin doon. Palm oil, palm. To be honest, right now, comparing the palm oil to coconut, hindi pa po. Yes. Not yet po. And besides, kinokontrol din ng palm oil ng ibang nasod. Mm-hmm. Okay. Ng mga lalaki. Meron pang mas malalaking nasod sa atin. Mm-hmm. Na nagkocontrol din sa kanila. Hindi tayo basa-basa bibigyan ng mga gandang similya. Yes. Okay, kung titinawa ang palm oil natin dito, mga bansot. Okay, kapilisan, sinubukan nila, kalawit, sinubukan nila, no, hanggang triple SP. Kung baga sa Mino, ang secret ingredient. Ako nga sir, muntikan ako dyan eh, mga lupa ako eh. Yung secret ingredient sir, hindi binibigay yung secret ingredient. Yes, tingnan mo ngayon, punta kang tampilisan kung gaano kalalaki yung palm oil, mga unano. Diba? Yung ano, tumatama na ng lupa. So, to be honest, hindi pa po. Hindi pa po. Okay. Sir, we are speaking on agriculture. So, we will go to the palay, the rice farmers also. O yan, o. Ako anak ka, no? Okay. Saan ay rice tarrification law? And then, the imported rice nagbaha sa market ingon nga para ma-lower pod ang cost sa atong mga kamerkaduhan diha sa mga rice. Pero wala may nahitabo. O doon na magiging nahitabo. Gamay na kaayo. Dili gani mapansin nga ni-lower ang price. Kaya bisag mo anak tas merkado, 52 pesos per kilo. 50 pesos per kilo. 48, 47, 45. Kanang ingon sa NFA nga 35 pesos a kilo. Namaraog, di man kayo nagkita diri sa ato, diri lang sa ato ha, locality. How much more in the entire country? Dayon, unsa on man na pag-balance ng naakaroon nga, ang atong mga palay farmers, og ting-ani, dagan silang maani, unsa on man nila pag-compete atong mga imports nga gibaha po sa merkado, nga gamay man po ang baligya, ang palit nila, gani ang namurag ang nakakuha na ang mga traders raman ang nakasapi. Is there really a rice cartel here in the country? Kay di magid ngano dili magid na siya through the years, kan di man siya ma kuan address. Your thoughts please. Madam, alam mo sa second floor ng Congress. Kasi may floor ng Congress. Yes. Ang second floor ng front of Congress is the lounge. Diyan po kami lahat ng mga congressman, very hot topic. Lalo na sa mga distrito na hawak nila is maraming umaya. Not only in Mindanao, but yes, especially in Luzon. So, yeah. Grabe doon, umabot doon na 7. Bigla kami nag-text sanay ng mga congressman ng Mindanao, Pilato, text kami local. Thank God, 16, 17 pa tayo. Okay. Pero kung makikita mo, doon sa wordings mo, yung presyo sa merkado, mataas pa rin. Yes. Hindi pa ako 35. Pero ang palit sa farmers,
para to. Yes. Siguro ikaw na po sa sarili niyong salita ang kasagutan kung may cartel ba sa bigas. Iwan ko sa iyo kasi nandun ka sa Congress. Well, meron mga lobbyist din, di ba? Meron siguro mga lobbyist dyan. Siguro, pero hindi pa po pumupunta sa akin dahil medyo pakatakot pa. Hindi pa nila alam ko ano ba to, sama ba to. Kasi ay sa inside the group, no, naglabas na ako ng aking feelings sa kapwa congressman na itong tarrification law, maganda ang intention. No? Kasi parang kasi dalawang ano natin po eh, yung market at saka yung farmer. Yes. Producer. Medyo tumataas, di makontrol to, ang nagkocontrol NFA. Pero, nagagamit din yung NFA na lisensya. Okay. Nagagamit din yung NFA na lisensya. Ito yung una, ha. So, pag i-import ang NFA na 1 million, pero kalahati ng 1 million na pupunta dun sa cartel. Okay. So, sabi ni Presidente, huwag na tayo Oo. Kasi ganun din, iloloko tayo. Open na natin sa lahat. Para ma-flood. Ang hindi na-anticipate is yung buntot ng intention. Yes. At saka ng effect nag-abot. Yeah. Na-drown. Nag-abot. The intention here is, sige, hindi ko na kahihikitan pero bayad kayo ng tax. Itong tax na to gagamitin ko para improve ang ako ang rice industry. Yes. So, yung intention yun, yung ulo. Mm. Pero yung buntot nun, inabotan ng realidad. Yes. Na hindi pa pumapasok yung pera at naibibigay sa farmers like, additional itong subsidy. Subsidy. Ito ang plano kasi yung perang makuha doon sa rice tarification. Oh, yeah. How much is that? Itong rice subsidy? How many millions is that? It's billions po. Millions. Wala pa po eh. Yeah. Hindi pa po makita eh. Kasi pag nagsabi ang gobyerno, nagpasa ng batas, is projected income. Yes. It will take 1 year to 2 years bago mo makuha yung income na yun. Pero in the meantime, namamatay na yung mga farmers. In the meantime, inabutan na ng buntot yung epekto. No? Epekto. Kasi ang plano ng rice tarrification, i-automize lahat na kahit maliliit natin. Ibig sabihin, sa bawat number of hectares, kailangan may automated tractors. Sa bawat hektarya, dapat meron na tayong similya na magaganda na ibigay natin sa mga farmers. Ito ang plano ng batas, ha? Sa bawat hektar na anay abono na pwede natin ibigay sa ating mga farmers para ang cost ng production bumagsak, gumanda ang quality, saka malaking income. So malaking income. Yes. Plus ang market hindi pwedeng kontrolin ng cartel para itaas yung presyo. Exactly. 'Di ba? Ang problema sa lahat po ng batas, meron pong buntot. Yeah. Ngayon po yung buntot. Bigyan po natin ng pagkakataon. Ang akin nandiyan na po yan eh. We can get mad, we can do. But, tatas lang po ang depression natin. No? Ang kailangan po natin is not to point fingers, but to hold hands together. Let's make sure na itong perang makukuha sa rice tarrification ay talagang may ibigay sa farmers para makahabol naman po ang ating mga farmers. At, dahil nakikita na natin, galing sa kanina questions, doon pala sa question, ang baba ng bili ng humay. Pagdating sa market, di naman 35. Pero ito masakit, boss. Nasaan na yung mga imported kung sasabihin yung mura? Yes, that's true. Diba? May problema rin, boss. Bago po ang batas, may problema pa rin po ang regulation. So, dahil nakikita na natin, give it to our president na ayusin na gumawa ng mga safe measures na para ang presyo, katulad ngayon, ang unang reaksyon ng atong presidente, bahainin nyo ng NFA na murang bigas. Kasi pag binahayan, yung mga cartel, hindi bibili yung bigas nila. Mag-hoarding naman sila. Wala na pong hoarding ngayon. Kasi po, dahil sa rice tarrification law, it's useless mag-hoarding. Mag-hoarding ka, biglang nagpadala na naman yung kapitbahay mo. Patay ka. Yun yung kakadahan ng rice tarrification doon na hindi natin pinag-uusapan ng karamihan dahil lang nakatutok tayo saan? Sa murang palit ng palay. Sinong gumawa po niyan? Yung cartel pa rin. Diba? So nakatutok tayo doon, hindi natin nakikita yung kagandahan din ng rice tarrification doon. No, na, oh, mag-hoarding. Wala nang hoarding. Paano ko mag-hoarding? Eh, bukas pwede ako magpadala ulit 1 million sa ako. Paano ko mag-hoarding? Ako ngayon. If you are a rice cartel, meron ka na pa. Paano ka mag-hoarding?
How can you hoard? Na open nga eh, kahit sino pwede bumili, pumunta ng Vietnam, pumunta ng ano, sa tawag, text nga. Pahingi nga ako dito isang million sa ako dahil sa amin medyo mahal masyado. So that, yung price ngayon ng rice, hindi pwede tumahas ng sobra. Yun nga lang, matalino rin po ito yung mga may hawak ng bigas cartel eh. Nilalagay nila sa gitna lang, hindi masyado halata. Sabi mo nga, maliit na maliit! Yes. Diba? Tapos, ang sinakta nila ngayon, ang farmers. Bakit? Ginawa nilang rasa ng rice tarification para bilhin ng mura. Yes. Diba po? That's true. Okay. Eh, DTI lang, pwede natin kontrolin yan. Eh. Bawal na. Lahat ng bigas, hindi na. Gumawa lang ng batas. Na may ceiling ang buying ng... Meron naman yung SRP. Diba? SRP! Yes. SRP o pati palay. Wala tayong narinig SRP ng palay. Wala. Meron SRP ng bigas. Yeah. Diba? Yeah. Lugi naman po dyan yung mga farmers. No, in fact, dahil yung pinag-usapan natin ngayon, I might pag-aralan ko paano natin gawin yan sa pamamagitan ng law. No, yung SRP ng mga palay, not bigas. Yes, sir. And we will depend on you. Oh, ma'am, sabi ko pag-aaralan kasi hindi mo pwede mag-file ng file ng ano. Hindi mo pinag-aaralan dahil sigurado patay ka doon sa plenary. Yes. Diba? Mas maraming 300 pong congressman na doon. Lahat po yun, mas matatalino sa akin. Yes. Okay, before we proceed, we'd like to acknowledge the presence of the one who passed away. Passed away. Just recently. Mr. Robert Pinsoy, good morning. How yes, are you? Good morning. Naka-armsling. Yeah. We're excited to sa ato ang guest ka lumutaga, Congressman John-John Jalosjos. Kay murag taghan kay mga hopeful nga mga balaod no, mga hopeful ta ba nga maka-impact sa atong kinabuhi. Especially good katong ganina nga nice good ni Cong John-John ang kabahin sa paggamit sa Coco Levy Funds. Yes. Nga kwan kayo. Mo nang pwede ko makapangutana diretso ang de. Ah sige. Related sa Coco Levy. Yes, okay. Cong, that is a very brilliant idea no na gamitin yung Coco Levy to develop our local coconut industry. Kasi ngayon parang hostage tayo sa China or sa ibang mga mag-i-import lang ng mga raw materials natin and then babalik na napakamahal. So why not tayo mismo ang gagawa nito? So may other versions din po ba ng mga bill na ganyan ang gustong maipasa ng ibang congressman para ma-consolidate po? At saka ano yung mga salient features din ng bill mo na wala sa kanila. Okay. Before mo tubag si Cong John, no? Okay, sir. Okay na. Kaya binang ko. Tumagod pa rin mo ang imong phone. Anyway, alam ko meron pang isa I'm trying to link with the other one. No? Uban, gustong sumama na sa akin. So, it's a very hard battle we have to fight. But it's very timely because nga itong price certification na effect yung buntot na sinasabi natin. It's very timely. Honestly po, no, mahirap yung maharapin ko. But katulad ng sinabi kanina, kung sinong wala mag-uumpisa, hindi matatapos natin. How can we get at the end kung hindi tayo mag-uumpisa? Right now, ang common niyan is yung livelihood program sa common sa ibang bill. Sa akin lang meron yung gamitin yung pera ng for processing plants to produce. We can produce our own oil so that direkta na mga farmers. Although, capacity ng isang planta might be low. So, yung iba sa kabilang planta na, sa private plants na. Ang punto lang dito, meron lang isa na magsasabi na dito sa amin, ang bili namin, 30. So, yung susunod na planta, ala-ala mo ang bili niya doon, 15. Kailangan itapat-tapat niya ng konti, di ba? So, yun yung ano. To answer your question, yes, meron na isang congressman. Ang bill niya, nakapokus sa livelihood program. Sa akin lang, meron tagtag lang. Baka isama na natin. Kasi kadalasan naman sinasama naman sa House pagdating sa committee level.
Okay, thank you so much. Sir, pwede namin malaman what are your membership in different committees or if you have chairmanship in a certain committee in Congress so that we can also learn about it and then know more about your performance in Congress, especially related to the livelihood of our people in the first district of Sabuanga del Norte. Okay, as a first-termer congressman, because I'm considered a first-termer, no? Mm-hmm. I cannot hold a chairmanship. So, vice-chair, pwede sa maliliit na committees. Mm-hmm. But I'm lucky na I'm a vice-chair po ng appropriation. Okay. So, medyo considered po ang vice-chair ng appropriation as chairman. Leadership din po kasi ang vice-chair. Ibig sabihin po ng leadership, yung aming speaker nakasalalay din sa amin. Okay. Kasi budget po ang hinahawakan. Okay. Eh, so dadaan sa amin lahat ng budget na sa akin po, napunta po sa akin ang DILG. Alam niyo na kung bakit. Yes, bakit? DILG, DOT, Department of Tourism, okay, Ombudsman. Ombudsman. Housing. Housing. At saka ZESA, Sambuanga Economic Zone. Sambuanga Economic Zone. Which also part of ang Sambuanga del Norte. Sakop din nila. Kung mag-a-apply ng big international company sa atin, we can use ZESA para sa tax accreditation nila. Okay. Any other else, sir? Poverty alleviation. Okay. Poverty. Aquaculture. Aquaculture. Aquaculture, public safety. Public safety, okay. Aquaculture, public safety. Ang dami, ha? I have 7, I forgot the 2. Okay. Appropriations and Finance, the AFG, DLT, Ombudsman, Housing, Sambuanga Economic Zone, tapos Poverty Alleviation, Aquaculture, Public Safety. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, seven. Yung sa appropriation, sir. Sa appropriation, sir. Anong department medyo malaki ang budget para sa inyo? The ILG po. The ILG. It rose up to 30% higher from last year. Aside from the ILG, any department? Ang DA po bumaba eh. Yeah, why? Yung kakanya yung question, kawawa sila sa Tuesday. Ultimo yes. Yung mga vice chair. Pero vice chair po kasi once na sa plenary, hindi na kami mag-question. Mm-hmm. Sa bycam na lang po kami. Okay, kasi sir, yun nga, pinag-usapan natin kanina, we're talking about the agriculture sector na kawawa talaga, the coconut industry, the rice industry, tapos ngayon sa swine industry, meron pang African swine fever hitting our country. Talagang napakawawa ang agriculture. But then again, bakit maliit lang ang magiging pundo nila? Hindi naman po ganun kaliit. Yeah. Hindi lang kasing laki no last year. Why is that so, do you think? Some of the budget was specific for 2019. Natapos na po yung programa. So, bakit papapondohan? So, if the kanyari, pinondohan mo from 2016, natapos na yung program mo, hindi mo na dapat pondohan kasi tapos na po yung program. Yes. So, pero, natanggal po yun. Okay. So, hindi pwede i-refund? Hindi, tanggal lang po kasi nagamit na What I mean is, hindi hanapan pwede. Hanapan ng iba. Yeah. Ang ano doon, pwede mong i-divert yung funds. Yes. Pwede po, hindi pa naman po tapos ang budget. Yes. This is only second step ang GAP. NEP, ganito po yan, NEP. Mm. National Expenditure Program. Okay. Coming from the President. Yes. No. Then, dadaan sa amin, gagawin namin GAP. Okay. Itong ginagawa namin budget hearing. Mm. Pag naging GAP na yan, papalik na namin sa Senate. Okay. Dadaan sa finance, okay. Then BICAM, then ibibigay na namin kay Presidente. So, dito sa BICAM, dito ka pwede mag-introduce din ang mga legislator. Kasama na ang Senate. Because nothing, hindi man po pwede pag ginawa namin yun eh. Mm. Yeah. Automatic po may counterpart na, which is the Senate version. Senate version. So, magpa-BICAM po yan. Pagdating sa BICAM, doon po madadagdagan po yan. Okay.
Yeah, because we are now on the third quarter, di ba? Fourth quarter na kapit ng Christmas. Ano yan? Merry Christmas po. Yes, advance ha, advance Merry Christmas. Ako po nauna. Oh, yeah, yeah. Muna, kasi muna, ano, we are already in the third quarter. Tapos pupunta ng fourth quarter. Walang nangyayari sa ating mga farmers, coconut farmers, rice farmers, ganun rin. Tapos magka-Christmas mar. Sabi mo, oh, advance Merry Christmas gift. Paano na yan ang mga Christmas rin sa mga family of the farmers? Kasi yung pundo, makulit naman. Yes, ma'am. Ma'am, yung batas po na ginagawa namin, yung batches for next year po. Yeah. Yung this year po, tapos yes, na po. So, kung mayroon po tayong gustong itanong for this year, we'll go back dun sa budget expenditure yes. nila. So, is there a chance na medyo i-bigger naman natin yung pie of the budget for next year since you are already now in the budget hearings? Well, right now po, yes, ma'am. There is a move in the committee committee level hearing na madagdagan, especially na ang dami na nating inaharap ngayon. Yes, kay buntot na buta natin, swine, African swine. Yung sa coconut industry, yung kukulisap, Swerte tayo dito sa Del Norte. Yes. We're not hit by kukulisap. That's why we're the biggest producer of coconut now, as of the report of the Department of Agriculture. Yeah. So, saka ngayon, yung African swine fever. Swerte rin po tayo, di ba nakakating dito. Yes, God forbid, sana. Sana. Okay. Para, so wala tayong kakainin dito. Para masarap talaga ang lechon, no? Ang kakainin natin. So, curiosity lang, curiosity lang, Congressman, may epekto ba ang bagong secretary? Yeah, si Secretary William Dark, sa agriculture. What? Ano po yun? May epekto ba yun sa budgeting? Yung bagong talagang secretary ng agriculture? Well, sa totoo lang, hindi siya yung gumawa ng budget request, yung dati. Ah, si Pinyol. Kasi it will take, ang passing po, ang preparation po is May ng budget. Umupo po siya, prepared na po yung budget. So, pwede niyang pinag-aralan, nagdagdag, pero hindi po galing sa kanya. And ultimately po, for information natin lahat dito, tsaka ng pamilya, wala po secretary na magre-request ng mas mababa sa ni-request niya. Definitely masobra. Ang finance po, ang DBM po, ang naghihimay kung ano ang dalagdagan, ano yung approve, ano yung... So, wala pong secretary magbibigay sa presidente na 5 billion ang akin, 4 billion na lang ako. Wala po. 6 billion, 7 billion po. Over the top talaga po. Then the budget secretary through the president will decide on based on their plans for the next year and yung long-term nila at short-term plan. And sir, sa poverty alleviation membership mo, anong mga medyo... DSWD. Okay, so what are your plans dito? Well, yung unang-una, yung bigas na lang ibigay ko na pera dun sa rice subsidy. Kasi rice subsidy nga eh. Diba? Yeah. May dagdag, di ba? Rice subsidy sa DSWD. Pero pera pa rin. So, pag sinabing rice subsidy, huwag mo na pera. I-rice mo na lang, makakatulong ka pa sa farmers. Yun ang plano na bilhin yung pera para sa rice subsidy ng DSWD. Bilhin ng bigas at yun ang ipuyan. Ang problema lang dyan is sa distribution. How many members ang meron ang pangtawid? Yes. So distribution yan. Another problem yan. Lucky. But, you know, lahat naman may problema kasi may gusto kang gawin. Pero ilang farmers naman po makikinabang din. Eh yung mga tumatanggap po ng pangtawid, hindi po ba karamihan din sa kanila mga farmers? Diba? So, malaking tulong din yun. So, konting hirap. Total, LGU naman po. Lahat ng ano, may mayor naman po. Sagutin na mayor. Ako dati, ako kumukuha ng bigas sa NFA. Pagdating ako mag-distribute. Konting gastos, nakaka-travel nga po ang mga elected official natin sa abroad. Hindi ba? Magkano ang gastos? Yung pa kaya mag-distribute lang ng bigas, hindi nila pwedeng gahinan ng kwarta. So, yun po sagot ko, sir. Okay. Department of Tourism, obviously, kasi ang Dapitan, yes. You belong, where the first district is, gone. So, ano, sa tourism, what's new?
What's new? We're applying for GESA. GESA. Okay. The Dapitan City. GESA. I'm also applying for PESA. Tapos? That will give incentives to those international companies. Because my concept as the new congressman, inputs ko, na sleepy town ang Dapitan. Yes. Maganda kasi culturally, we look at Dapitan as our impaka ng heritage natin. Yes. Diba? Para rest guluhin. And recreation yun. Huwag mong guluhin. Mm-hmm. Tama rin. Huwag guluhin. Pero siyempre may growth din na tayong isipin. Mm-hmm. Dapat may growth din. Mm-hmm. The growth right now, started by my brother Bullet and my mga aunties and uncles as mayor. Mm-hmm. City Hall, ang ganda. Yes. Diba? Very enticing. Yung boulevard, ang ganda. Yung pantala na lalaki na. Para saan? So, ang pupuntahan natin is we have to create a cultural and economic naman. Dito naman tayo, sa labas. Yung paligid malapit sa pantalan. We should develop that. Develop that para economic enterprise naman. Mga foreign investors natin pwede pumunta dyan. In fact, inumpisa na namin mga Halosos, yung call center. Tayo ang unang-unang call center in Sampuanga Peninsula. Even sinabihan ako ng Cesar, naunahan nyo nga kapit, amin dapat yan. You know? But it takes guts na mag-umpisa That's economic. Yes. Hindi na cultural yan. So to preserve cultural, yan ang mahirap sa Dapitan kasi sa First District. You have to preserve the cultural pag nagpa-plano ka. And also, while planning for your economic development. Yes. Part yung cultural. Part yung cultural. Kasi kung sisira mo yung culture, Dapitan will no longer be Dapitan. Yes. It will be Dipolog na. Magkaiba po ang Dipolog yung Dapitan. Yes. And speaking of culture, how about the Rizal part? Okay. Dito sa expanded protective area ngayon, sinama na po ang Rizal Park. At I'm proud to say may budget po ngayon ng 20. And who will handle it? National po. National. National. Okay. Kasi yung common observation there sa Rizal Park, whenever we visit a Rizal Park, is that hindi medyo yung promotion sa Rizal Park, it's not very enticing. At saka yung sa maintenance rin, di ba? Sometimes, medyo hindi yung, especially in the entrance, hindi, di ba? Medyo topsy-turvy. At saka, yung dapat mayroong mga tour guide doon para mag-explain na sino si Rizal, ito ang bahay ni Rizal, ganun-ganun, ganito. Because it is being maintained by the National Historical Institute, yes. If I'm correct. Yes, oh, that's why. And hands off ang city NGO of Dapitan. Yes. So, why not, yung ownership ba? At saka, mayroong, yung parang may cooperation, coordination between city NGO and the NHI. Because you are there, the park is situated in Dapitan City. Yes, ma'am. In fact, because of that, we are now in talks to create a MOA. Yes, okay. Between the city government and National Historic. So, mag-MOA sila, meron doon lang siguro na tingnan natin po kasi yung batas, mandato ng hanggang saan sila pwede pumirma ng MOA. Yes. Hindi po ganun kadali pag-usapan natin. Dapat ang city ka doon, may balaod po na kaano. Mm-hmm. So yung pag makukuha naman po si Mayora, o kung sino man mayro po dyan, pag ginamit niya yung pondo para sa Rizal na ang may saklaw, is hindi po basta-basta natin pwede gamitin yun. We understand that, sir. Pero yung exclusive in funds at saka yung sa maintenance of the project of the Rizal Park. But then again, you have to consider also that the park is situated within the city of Dapitan. Yeah. And the LGU will oversee also the surroundings. Di ba? Oh, yes. So, dapat meron talagang coordination and cooperation. Yes, yes. Now, it's being worked out right now, especially right now that we have big plans for Rizal. Kung makikita niya rin yung mga kalye, lumalapad na
magkakaroon na ng boulevard dyan. Mm-hmm. Couple of years from now, probably next year, makita nyo na buong plano mm-hmm. ng city government and ang literato na nakaupo. Yes, Paul, you have a question for the congressman. Not a question, kasi si Bert inside, please. Hello, yes. Tabangan na naman ako dito. Last time, itabangan na ako. Tabangan na po. Eh, ikaw kasi ang guest namin. Yes. Speaking of protective area na i-expand yung Sarusa Park, kumusta po yung status ng mga residents na nasa likod ng park mismo? Is there a plan to relocate them? Kasi parang... Meron ba informal settlers dyan? I think there are. Kasi last time na nandun kami, meron ng ano talaga, meron ng mga vehicles na pumapasok doon sa likod. Oo. So may tricycle na, may ano na, may mga motor, may mga four wheels pa. And nakikita ko na doon dumadaan sa harap na Crystal Park. So yun lang din yung i-question ko kung sakaling sa expanded protection program, kasali ba yung protection doon sa mga neighboring vicinities ng Rizal Park? Okay. Yes, Cong John, and then siguro si former Councilor Alemarlou B Dagpin, you can answer also. Yes, sa akin kasi sa expanded, pinag-usapan namin the protection of the flora and fauna, yung mga animals na nakikita dyan. Na kung maapektuhan sila noon, baka may gawin, may recommendation. Pero hindi ko alam po kasi kung titulado sila o hindi. I'm not premised to what is their situation. So, I guess the best one who can answer that is the ex-councilor of Dapitan, di ba? Ex-men. You have the floor, former councilor. And adding to that, because we are also particular in the security of the area, yeah. Di ba? Baka maraming mga vandals na papasok na dyan, tapos makuha ba yung mga Rizal Park, di ba? So, Consihan, Alemarlou B Dagpin, please. Well, I think I need to come to the rescue. Yeah. Anyway, sa among time, when I was still an official of the city, amo lang ipanang gamutan nga pa-identify na who are these people na nagapuyot yung area. And we have suggested to the housing board to include them in the resettlement area. So I think there were already allocations for these people. So informal settlers na yan? Maay mga informal settlers na, but napoy sama na, especially kining kang Acopiado, ears ni Acopiado, which they inherited that from Rizal, katong gihatag ni Rizal mismo, in exchange sa servisyo nga gihatag sa ilang ancestors. No. So, medyo mag-lisod ka ito, itong mga na ay right to the land, which was given to them by Rizal. But the rest, tingali, pwede na ito na nga, i-parelocate yun. Of course, once mahumantay ka diyan sa settlement area, demolition may follow. Depende, as long as kani sila, we can prove nga talagang illegal squatters and or illegal informal settlers. Okay. Before, we will take a break. Okay. Mag-part 2 sa ito ang program. Ato po papahuayon si Cong John. Kapihan sa Dipolog dito. Huwag mati kape ka rin. Imaginary na lang. Okay, so imaginary coffee. Okay, no? So, ato ta sa itong mga sponsors na may nagdala ko kinabuhi sa ito. Kapihan sa Dipolog. Matag Domingo nga tanan. But, ato ipaungong ang atong pangutana nga ito kang Cong John. Okay, sa First District of Sambuanga del Norte. So, we'll focus on our second part of the discussion sa ato ang Kapihan sa Dipolog about your local programs and projects. Kay although dito ka mo kwan po ka dito sa Congress, pero first and foremost is your service here in the First District of Sambuanga del Norte, your constituents kumbaga, no? So what are your projects and programs? Oops. After the break, panin ito bagol, ang pangutana. Excited much. Okay, so what are your programs and projects for the First District of Sambuanga del Norte? Kasama na ba dyan kailan ang pangutana na ko personally? Yung bridge doon kasi, padulong kami sa North Sambuanga Gardens gapon sa death anniversary sa akong mama. Kanang bridge diha sa Pulangko ba? Is that under DPWH, under Cong Bolit, no? Kanos ana mahuman? Okay, and then kanang bridge po diha sa Dapitan. Ano sa po na mahuman? Katupong kuan, katupong
karsada na murag road widening. Sige, kung talibot-libot kayo. Sabi, itong i-report sa ato ang mga listeners, no, itong viewers. Kanako niya ang kalsada sa ato ang Dapitan City na Boulevard. Di ba, expansion project po na. Kanon sa po na siya mahuman, di ba? Okay, we know for a fact na daghan kayo mga development projects in the first district of Zamboanga del Norte under Congressman Bolet. Then, karon ikaw man may nipuli, is that a continuing project also under your term? Dayon, kanos apo na siya mahuman? Kay, we are also excited nga, uy, mutabok na sa bridge nga bago kaayo. Unsa po itsura sa bridge, di ba? Unsa po yung mga lain pa nga mga projects and programs that you will be implementing under your term, no, sa first district of Zamboanga del Norte. Pero yun na tabagon, human sa ato ang commercial break. Okay, Edgar, take it away, please. Okay, dito ang salamat. Ang pasalamatan muna ang mga sponsors. Kinoon sa mangka? Kala siya ba? Kinoon sa mangka? Sa gaway ni mo. Ang asawa. Ang pagkakamatan ng pagkakamatan ng Pwede na to ikuan ka jud ang imuang pagka general manager sa water district karon. Naibawan pud sa mga tao. Pud sa pay imong gihimo dito. Salamat ani. Mo gani. Dugang pang nagpaluyo sa panipuban, mawa ang itong city councilor sa Dakbayan sa Dipolog, city councilor Attorney Roger Asprea, ang nangulo sa unumahan sa City Ordinance 18-287. Ano saman tayo mag-live dito sa imo ang water district? Atong pasalamatan sa December. Si Mayor Ivan Paul. Sige, December po, ha? Kaya ang anniversary. Pulang po sa mga ano sa anniversary dito, Riay? Kanang before sa anniversary, Sunday. Ang Petra Cement Incorporated, pinagi ni Engineer Gilbert Cruz, yan sa Lower Rasan, ruas na itong Liluigan sa Bonga del Norte. Sarahin City Food Terminal, nga recipient kayo sa daghan kayo mga awards. So, siging ga-upgrade sa mga produkto ng na-order na kahit yung mga kalibutan. Pinagi na sa Sabah Growers and Processors Association sa Lakbayan sa Lapitan na pagdumala ni Mam Susan Impinado, ang neighborhood center in charge. Ang Hotel Camilo Wana, itong official venue, sa General Luna, itong Dakbayan sa Dipolo. Kita ka rin na yan. Sa studio, broadcast center sa RMN Dipolo, DXDR 94.1 FM. At ito sa salamatan, sila o pagkibaya nila ni Jaime Vicky Caballero, mga anak na si James at Samantha Caballero sa Ontario, Canada. Shout out to Lady Arita Painty Tumong sa Toronto, Canada, o Jennifer Andis Tumong sa Qatar. Atong salamatan si General Roland Suliba sa Iyaw San Capica, si Mang Cecil, ang Chairman sa Provincial Advisory Council, si General Roland Suliba, o Presidente sa Dipolo Chamber of Commerce and Industry Incorporated. O pagtimbaya na ito na sa atong ating check sa mga attendance na ito ay sa Amerika sa Service City and Zone. Hiningi naman sa mga kapit ng mga December. Mingo na po ni si Kwan, absinot kayo. Mr. Vicente Tiangson sa New Jersey University. Sir, good morning, good afternoon, good evening sa mga sa Estados Unidos. Dugang usab, ganagpaliyo sa itong panag-uban sa Trumanon, Kapihan sa Dipolog. Kanunay mabati sa mga sigyanan sa RM Dipolog, mga GP Marketing. Diyas sa Highway Binaw, natin dakbayan sa Dipolog, ano sa panginahanglan sa construction needs, sa mga gamit sa mga panigalay. JP Marketing, Highway Binaw, natin dakbayan sa Dipolog, pagtaalam si Jeffrey Lim,
na matawag sa cell number 0946850430 JP Marketing, Highway Binaw. Ang Edis Flower Shop and Rent a Car. Diyan na sa Kalipustip doon sa St. Mary's Academy. Edis Flower Shop, talan sa kadaiyang flower arrangement o nasa play doa kasakyanan para sa rent a car sa bisan unsa na okasyon pagdula lang si Edis Barricade. Contender Enterprises alang sa legalidad o ginari kadaiyang gitason o gidakon sa mga Coco Lumber diyan sa Highway Santa Isabel. Pangitaa si Limit Basta sa pagiyang ng Dumala sa Contender Enterprises sa Highway Santa Isabel, Dipolog City. June Bansi Therapy Massage. Naaga si June Bansi. Labihan kanindota kay mga masahe. Pagkapinagbaray ito kitok sa gitara o mga balak ni June Bansi. Kauba na si Celso Box, si Celso Pagatan. Diyan na sa may chicken-chicken sa Dipolog Boulevard at Dakbayan sa Dipolog. June Bansi Therapy Massage. Half body lower, half body upper or whole body pwede ni June Bansi. Ipalansap kita sa atong sa itong mga panelists, yung kanhi Dean sa College of Law sa GRMSU o kanhi Undersecretary sa NAPSI, si Congressman Attorney Rosario Matoy Barinaga. And, wala ito nakauban karon, no? Doon importante yung giyatiman si Congressman Matoy Barinaga. Parang out of town na ba siya? Og lain na palayo ka na ito, mong Gloria di Dapitan, because Dapitan sa Dapitan. You bring your guests, your family, your relatives dito sa Gloria di Dapitan. Enjoy dito na sa damihan mga pagkaon, sa ambience, sa mall, sa Twin Cinema, sa Hypermart, o sa MI Department Store. Na sa Thea Mall, sulod sa Gloria di Dapitan, plus the entertainment kay inyong matagamtaman, sulod dito. Nasa absolute siguro ni Dapitan and Fantasyland. The theme park that is known worldwide. Plus, ang ilahang world-class presentation every weekend. The parade of colors, the presentation, and of course, ang amazing fireworks display dito sa Fantasyland. Plus, the new rides ang inyong matalantaman. Let the child out in you. Dito na sa Fantasyland, the whole family. Kung nangita ka mga pagkaon, nabiya mga seafoods, ito ang Inato Lang Restaurant. Inato Lang Restaurant dito na sa Dapitan Aquamarine Park. The ambience was the food, sulit na. O gibalik-balikan sa inyong mga bisita. Kinigip pa nagiya, binumala ang kanyang First District Congressman Romeo Nuno Jalosjos. Balik sa atong bisita ng Mataga, balik nilit sa Kapihan sa Report. Thank you so much, Edgar. Duga na itong sponsors, no? Ako lang yung basahon, Stephanie's Boutique, na naamahin mo tayo sa Gonzales Street, Dipolo City. Matawagan sa telephone number 0652-128966 na maligya sa mga imported RTWs, shoes, bags, perfumes, o ba pa, and more array of items, no? Sa Stephanie's Boutique. Ipinagyan, inawala ni Lito o Elaine Lear. Lot for sale, 439 square meters. Anamantan sa Highway Ulingan, Lakuyan sa Dipolo. Stall for rent, National Highway, Dingasad, Pulango, sa Bomba del Norte. Space for rent sa office space, no? Second floor or third floor sa Gonzales Street, Dipolo City near China Bank. And lot for rent, 482 square meters, Highway Galas, Lakuyan sa Dipolo. And last but not the least, residential lot for sale situated at after turno National Highway, Dipolo City, containing an area of 5,532 square meters. Frontage measures more or less 38 square meters in width within title. Ideal for subdivision and others. Direct buyers only. For inquiries, call or text 0919-690-2310 o ingon man 0995-228-1046. Pangitaan si Maricar Acas Realiza Castelo. Okay. Balik kita sa ato ang Kapihan sa Dipolog, second part of our discussion sa atong public affairs program, Kapihan sa Dipolog. Kauban sa ato ang bisita karumuntaga si Congressman Romeo M. Jalosjos Jr. Dayon ang naka ang nakaong-ong na to nga mga pangutana, tubagon karon ni Cong John, then after ni Cong John, ato pong dabudubuhan o pangutana kadyot ang bago nga General Manager sa Dapitan City Water District. So, ang nakaong-ong na pangutana nga tubagon ni Cong John karong buntaga,
kung unsa ang mga programa o proyekto nga iyang ipatuman karon nga siya may nipuli ni Cong Bolet Jalosjos, then karos apod mahuman tong atong ipahinganlan nga Bulangco Bridge, ang kining ni ang Dapitan Bridge, then katong sa Boulevard nga expansion, no, road expansion. So excited ang tanan nga makakita og mahuman ni kini Cong John Jalosjos, please. Okay. Tungod sa dito sa mga projects, diha sa bridge sa Pulo. Pulo Dapitan City, yes. Continuing na ako man, anak. Kaya marag ang approach, anak, no? Yes. Isika approach, yes. Okay. Nakita ko na sa budget doon. So, mahuman na ang Pulo middle of next year. Oh. Sa Pulo, ganun din. No? Continuing din siya, nakita ko rin sa budget. Kay bottleneck, pinaliha ka ng mga pistas Dapitan? Yes. Huot ang tanan. Yes. Nigikan og alas 11, alauna, alas 2, mabot ito sa bayan Dapitan. Kay yes. Pagsulod, ana, mingong welcome to Dapitan. Pagbutsunahan, kay one way only. Pagbutsunahan, no entry. Oh, hopefully, kung before siguro matapos natin that hindi ko gano'ng kadali rin tapos ang bridge. Yes. Depende sa lupa. Pero 5 to 6 years, 7 years pa ng bridge. Hindi naman po. Hindi na. Hindi naman po. Okay. Sige. Hopefully. Yes. So, yung sa Boulevard naman, uh-huh. Tapos na po yung phase 1, to be honest. So, ang phase 2? Ang phase 2 is ang drainage na lang, uh-huh. And then yung continuation. Wow. Konti-konti na lang. It's about, yes. So, drainage is 31 million. Uh-huh. Tapos yung continuation na papuntang Bagti. About 21. Magaling na po yun. Okay. And then, pagkatapos ng papasok ng city, sa kanila naman po. Sa kanila sa naman yung daanan. Sila na po ito naman. Okay. Sa after national, congressional is yung widening drainage walls. And then, sa kanila, and then saka ako mag-wall ulit. Okay. Kasi protection. So, tapusin ko yung sa akin this year. Hopefully, matapos ko by December. Kasi daanan tapos sa mas good start naman sa pero may good second mind sa wide din para hindi nabahayan din yung mga kababayan ng friends high tide so drainage then bibigyan namin ulit sa city sila naman then kami ulit para sa wall protection naman. So, doon sa Bulangco Bridge, sir? Natapos siya. It's fine. On the way na, tumibitin na yata yun. Then, marang sulit mo ko kayo complete kayo kung ang iabakuan, marang niya ang foundation, tanaw ni Nodjan siya. Kaya kahapon, labay-labay dito kayo sa Narsa Water Gardens. Makita mong gini mo nga ang bridge pa yung construction is very much sulit. Yeah. Rest assured na tayo. Environmentally. Yes, kasi nakita ko rin yung budget ko. Sa next year naman, nakita ko. So hopefully next year yan lahat. Yes, lahat. Matatapos. Yes. Wow. And, continuing mo to, ano sa may bago niyo? Sa akin mga bago, ang plano ko is yung may tatlong tulay ako eh. 3 tulay sa Osmeña, papuntang bagong bayan. Grabe kasi yun eh. 13 barangays, so pumunta ka ng 13 na subari na. Mga tagsuba nga ganaan. Yes, so plus sa La Libertad, naroon din ako pinuntahan doon sa Villa El Paraiso, oh my God. Saka yun. Ando pa naman nakatira yung Vice Mayor nila. Munti kang kami dun eh. Kaya yung napupuntahan mo, munti kang kami. Kung tumatatak sa isong kailangan, I have to do something about it. Yes. So, Katulo. That's three bridges. Dalawa sa Osmeña. Plus, opening ng dalawang new highways. Yung papuntang bagong bayan na lapas mo. Meron na yung budget, sir? For wala year, po. Wala po. Pero I'm working on it for 2021 ako, not 2020. Okay. Because most of 2020 budget nasagmit na nung Mayo election. So, yung iba hinabol ko na lang kasi hindi lahat yung ang budget na talagang from scratch is ang 2021 for me. So far, maraming daanan, FMRs, police station. May police station tayo. Saan? Sa Mucha. At saka La Libertad. No. Rizal. Rizal. Sibutan. And Mucha. Dalawang
Police stations. Police station. Sibu Tadanmunt yan. Yes. Okay. So, what ayun, else? So far. So far. Okay. Sir, relax ka muna. 10 minutes, 15 minutes. Kasi Marlo atong dabudabuhan ka dito. Being the new general manager of the Dapitan City Water District, sa may ato ang kabaguhan ka nga sa imong pagka-manager karon diha sa Dapitan City Water District? Well, thank you very much sa pangutan. At least, atong labong magpahibaw karon sa atong mga paminaw. Kung sa mga kabaguhan na atong gili mo. Una, since nailhan naman kita sa serbisyo, ako yung gi-prioritize as a utility service provider sa tubig. Amo yung paniguro nga 24/7 na agad ang serbisyo. Pag kaniadto, kung muhangyo ka o human sa alas 5, human sa office hours, manira naman yun, wala kay serbisyo nga makuha. Pero karon itong ipaningkamutan, yun natin 24/7 na serbisyo sa maintenance crew na to. So, whatever hour of the day, and any day of the week, naagay mo serbisyo niyo. 24/7, yung itawag. Ikaduha, akong gitanaw sa among usas mong kabaguan, itong i-introduce as bagong general manager. Nagtuo magod ko na ang tubig dapat dili siya kaning expensive and kinahanglan accessible. So atong ipaningkamutan nga sa accessibility side, among gikuan nga naghangyo ko sa board og ilang pun nga gitugutan binagi sa pagpasar og resolution nga naa may gipasayon namo ang access sa ato ang mga katawan sa Dapitan na ilang natong medyo apiki o panudlanan nga maka-access sa serbisyo pinagi sa among gitawag ng zero payment new applications. So kani nga palisiya nga among adaptar karon makapasayon na unya atong mga prospective konsumante nga gusto mag-access ato ang tubig sa water district nga magkakuha sa servisyo. Bisan og wala sila 3,000, 4,000, 5,000, or 7,000. Kaya usually ka naman gawin na-require when you apply for a new service connection. So ato na nga gipa-wave. Og natay scheme para mabawi po itong ato ang dapat nga gasto sa labor o sa materials. Natay special scheme na lang. So sa in terms po sa supply sa tubig, ato pong ipadayon ng kaning pag-develop sa Osaka Spring, Osaka well development sa Barangay Sinono. And amo nang gi-target, hopefully, it will be done by the first quarter of next year. Okay. So muna yung medyo akong kabisihan yun, may ina-follow up na ito na ang Vidaloa para sa for the development. Kaya sa pagkakaroon na human na ang well development dito, ang kunang na lang kining kaneng pag-install sa pump o kaneng connection sa pipes nga to sa main distribution line na to. Once mag-connect na siya, I think there will be a increase in terms of volume of water na atong mapagamit sa atong mga konsumante. Then, ang among ikalipay, in anticipation of this development, ma-increase mo ng atong volume, ngayon timing sa tayo ang aming ipahilo na ang atong zero payment. Kaya in fact, karoon, tanhan mga kaungong ang mga bagong aplikante sa pagkakaroon. Without any consideration sa political affiliation. Wala yung consideration. Oo, kaya mingaw na nga, sige, kunin natin ng tubig, kaya ato ba naman ang tao? Namutaro ba na ito sa last election? Because water is life. It should be available to all, ang mga hatag magaling. Actually, di naman ang politiko, service yun naman na ito. So I think the service should be regardless of any color, race, or gender, whatever we... Yeah. And how close are you with your board of directors? Kay in every organization, there is the dynamics behind it. So, kung saan po ka ka-close, kasi ikuditara po ka, kagugayan, yun, ana ba? Yeah. Kay, daghan mo ko kayo mga dynamics sa ka-organization. We cannot really foretell what is in the future, pero so far, I have a good working relations with my board of directors because
proof of this is tanan nato nga itang submit ng proposals, although layuban nga yun ang letter clarification, but all of these proposals will be approved accordingly. So I think sa pagkakaroon na lang kumbinsido sila nga we're doing, we're managing the affairs of the district fairly well. Medyo kita man nato nga naaman ang full support nila in terms of approval sa ato ang mga proposals. So, unsa pud kana ko inyong fundings? Ang among funding, actually, we're reliant and dependent sa ato ang kaning abot sa ato ang produkto nga atong gipulos sa tubig. So, una nga medyo critical diha sa among pagplano kining collection sa ato ang mga konsumante. O kaning pod nga increase in the numbers of our consumers kay kung magkadako, siyempre magkadako po na nga ito ang makuliktaan mo, tapos siyempre magkadako po na nga itong budget. As of now, doon na lang may karoon yung 5,200 plus ka mga service connections and we're planning to increase it by the next couple of months tingali, before the year ends, tingali mga close to 6,000 tingali, hopefully. When was the last increase? The last increase sa unsa man sa inyo ang tubig sa kanang rate sa when it comes to kaning water rates, the last was I think in 2008. So dugay na kaayo, sir. Dugay na kaayo, dapat lang ma-increase kita siya, but we're not we're considering it increasing or doing some strategy to possibly mahimo na to nga kanang reasonable ang cost, not so excessive to the point nga medyo mahimo nga burdensome sa ato ang mga konsumante. Dili po tingali barato nga di na punta kabawi sa atong gasto. So I think kung naamong gani mga changes in tariffs or water rates, among gitanaw nga reasonable na siya. And in fact, part of the suggestion nga akong gi-consider, akong gi-take up ni sa among management committee, ingon ko, I am proposing to decrease the rate of the minimum nga consumption sa residential, of course. Residential. Para katong mga medyo apiki na itong mga kaigsunan, hindi na pagkaayong mabugatan. But I'm planning to increase, kung namang gana increase, the commodity side. That means kinahanglan lang ang mga konsumante should of course conserve the water and their use. Kinahanglan ilahag yun nga akatahan para dili mudako. Kay kung mudako mo mahal po. Yes. But of course we will reduce the basic minimum na paan. Kaning consumption. All things considered, maka-offset ba kining imong mga plano, especially sa mga mahal kaayo ng mga palaliton karon, then operate mo sa water district, mahal yun po ang gastuson. Dayon, tapos napakay plano nga kanang muhatag og libre sa mga gutata indigent. So, maka-offset ba ni tanan? Well, we're studying the figures and we're confident nga okay lang, mabawi ra, dili punta kayo magkignan sa dako, dili punta magansi. So, it's enough for us it's just enough to answer all the operational cost of the district. So, I think basically, di ako tingali naka-angkor, it's more on service na doon ng mga. Okay. Yes. Two questions kay balik na tala yan sa ato ang ni Congressman Jan. Okay. Manager, regarding sa demand, no? Demand sa atong water supply sa Dakben, sa Dapitan, kumusta po ang ato ang supply at mga sources sa atong supply nga alang sa mga konsumante sa Dapitan? Sa pagkakaroon, presently, nandun na tayo ka sources. Ang unang source ana kiring na sa Ambugo, it's a spring source. Kaniadto nag-produce na og mga around 10 to 20 LPS. Sa pagkakaroon na ang isang substansya nga decrease, kay in fact no, naabot na sa punto kay tinginit, nag-2 na lang, 2 point something LPS. Ang second na to nga source, kaning sa Kalyaman, kaning sa Diwaan, sa Inyohana.
sa kanya to usually mag-produce na siya 20 to 40. Mm. Pero lately wala nakabot ng 20 gani. Okay. Itong tinginit. And kaning major source na to, kaning naa sa pumping station na to, kaning open surface water, kaning Uya, and Dapitan River nga nasa Uya na to. So muna siya, diha taga-produce o mga 20 to 40 LPS. Kining kumusta ting project ato kining upaw to Dapitan mo sa water sa pa na kanang ilang tubo da sa kilid. Ang end user ana beneficiary ana mo project could be the water district. Mm. Eventually it will be turned over to us upon completion of the project. It's a tourism project actually. Mm. Tourism water project. Wow. Okay. It's appropriated by the national government through the Department of Tourism and being implemented by DPW. Okay. Yes, Edgar. Under your administration, Jim, have we expanded the networks of supply waters now? Sa pagkakaroon, basically, ang ato lang gi ko ang nakatong existing. Because, of course, any improvement or expansion projects would cost money. And so far, we do not have that surplus in our bank. So, nahinon tayo karon ongoing kining sinunok well development, mudugang na siya, mudugang sa supply. But in terms of expansion of service area, murag dili pa kita inginan ng katuan, dili pa kita inginan ka kadako, kung na manggaling, nalay pipila ka mga new service connections nga, kung ano ito nakabot ka niya ito, nga karo, kung ano ito nakabot ka niya ito. Pero ang mga nga medyo, kung saan may, medyo cautious sa mga amo nga, pag-expand kay it might result to kaning shortage of water supply. Mm-hmm. So may kadawat ay tagdagang complaint. Yeah. So eventually among ginatimbang na kung mga among ganing expansion, it will take place after the completion of the Sinuno project and the Tawa project. Yes. Okay. So pure safety ang atong water sa Dapitan City Water District. Dili sama ka tsokolate ang gulo. Kung chocolate ang una, chocolate di maginap. It's falling below standards kung chocolate. And we really try to contain that issue. Mm. Kahit na moagi man sa atong clarifier, labi na mag-agi, we can resource na mo, sources na mo, doon sa Talyaman, doon sa Uyan, moagi pa mo nag-clarifier. And kung medyo apikig yung supply, masulod niya o kanang medyo lubog nga tubig, amo man ang butangan o substance, kanang itawag na PAC, polyaluminum chloride, nga, para mo matinaw, mo separate ang lubog sa particles sa lapok o kaning tubig. Pagkahuman na i-subject din sa kaning clarifier na to. So, kanang paglubog, murag ma-contain din na siya. Except nga nating ali occasional kanang ika nagbaha, dili ma dahil na sudden sudden increase sa water pressure, ma-disturb ang itong mga residual colloidal content sa tubo mo nang action. But of course that is only temporary. Ang among gipaning nga muhat ng kamutan gyud nga to ensure nga wala diyan ko contamination ang atong tubig mo nang ang chlorination level sige na mo na ginamonitor kay naman may early testing sa different locations of kaninga service areas na mo. So munangin ko nga so far ang among tubig diha ay garantiya pag ginamon diha sa kadapitan nga safe siya. Okay. Mao ka itong mga higala, no? Ang ato, hindi kami gawan na bagong general manager sa Dapitan City Water District. Balik kita ka Cong John Jalosjos. Dili. Tapos tayo mo, we have still 55 minutes to go. O Cong John, pangutana ka ron. Are you satisfied with the answers of General Manager Alemarlou B Dagpin? Is he the proper lang and right and very kuan nga ma-kuan siya rin as general manager? So far, do you think so? Oh, lakas humirit sa akin. Biglang pili na ang proposal, 200 million na. Okay, sige boss. Okay. So, he's doing his job, he's working. And a couple of weeks before, after niya mupo, nakapag-meeting agad sa akin at nagbigay agad ng proposal about two more additional na yung dalawa pang improve, yung dalawa additional tanga, di ba, expansion to improve the water delivery system natin sa atin.
So I think he's the right man. If you can hear him, he's very articulate. I think he knows what he's doing. So malaga yan eh. Yes, sir. Pwede lagay yes, tayo ng GN na. Hindi alam. Hindi alam. Walang alam. In fact, iba, yung ibang sinasabi niya, hindi ko alam. Tama nga siya. Pinaparinig ka. Hindi ko alam kung nagpapasika. Iwan lang natin, no? Hindi ko nagpapa... Yung mga sasagot siya kayo na tumitingin sa gilid. Ayun. Ayun. Papay-warting. Okay, sir. On your part, yung asawa mo is the ASEC of the ILG, am I right? Yes, ma'am. And then your congressman. And here comes the one of the centerpiece project of PRRD, and we are always explaining it here in Kapihan sa Dipolog about EO70, the whole nation approach in fighting insurgency in the entire country. And your district, first district, meron dyan na identified, no? Doon sa communist insurgency, yung Serious Mania, di ba? Kasi kung ano sila, dayon part diri sa Mutya, dayon murag part po diri sa Libertad, no? I don't know if Rizal, apil pa ba? Ano? So, but then again, meron. But then again, matod pa nila, ang mga financier o mga think tank, naman po kung sa syudad, di ba? So, unsa may imo ang kuan anini ang EO70 as the congressman of first district, what can you help to implement fully this EO70? Well, the distribution of basic services. Number one is the accessibility of the barangays. Mm. That's why I'm doing two new national roads. Mm. One from Dapitan to Rizal, papuntang miss Oak sa may Sapang Dalaga. Mm. It will connect? It will connect. Okay. The other one is from Osmeña, papanit naman ang Pagadia. Okay. Why do we do that? Yes. Because accessibility is one of the main reason bakit mayroon tayong mga mahihirap pa sa barangay. Mm. Alright? Kasi yung produkto nila hindi nakababa. Yes. So madali silang i-manipulate. Or hindi mo manipulate. Totoo naman, pag pumunta ka sa bagong bayan, yung copras doon, they have to charge something. Yes. Kasi siyempre, pag umulan, baka malunod yung sasakyan mo eh. So, one of those is yun. Kasi ako, I believe, hindi natin pwede basta patayin na lang lahat sila eh. Yes. Okay. Kailangan, bigyan natin sila rason para bitawan ng mga hawak nilang bayan. If we do that, as a government can do that, bigyan natin like pressure ng COPRAS, mga agricultural product, livelihood programs, abundant ang district ko, opportunities are there. Why do you have to hold your breath? Kung may opportunity pala doon, magsasaka ako, okay, nakikita na ako, mabuhay ko na yung pamilya ko. No? So, in my part, as a congressman, doon sa EU, yun ang nakikita ko. Kaya, next year will be 2 billion ang projects ko sa second district. In fact, one of the biggest, or not the biggest, allocation sa buong region is my first district. Okay, congratulations for you. So, but I'm not satisfied. I want more. Yes. Kasi siyempre, pag umikot ka sa distrito mo, nakita mo kung anong kulang. Hindi ako magician po. Hindi ko ako magician. You have to calculate talaga ano pa pwede at anong hindi pwede. So nakita ko as congressman, kasi siyempre hindi naman ako executive, congressman po ako, how can I effectively, bawasan natin sila ng rason. Bawasan ng rason so that they have, mabawasan na rin yung mga recruitment nila. Number one, recruitment. Yes. So, kaya nakaka-recruit kasi marami pang bata, marami pang, ano ba lang ginagawa? Hindi makapag-aral. Yes. Kasi hindi available ang pag-aaral sa kanila. Hindi makapag-aral, wala nga silang pang-pliti dahil grabe yung daanan. Wala nga silang daanan eh, paano pang-pliti ba? Di ba? So, if we can do this, if government can do this, then I guess in the future, maybe successful tayo na mabawasan na insurgency natin. Because there is no reason for young people. That's why ako ngayon, nagtumutok ako ngayon sa youth din. I organized the unang bagong kabataan. Yung number one recruits yung sa youth. Yes. Especially youth. Yes, kasi. Sa mga eskwela. Pagkatakas mo gumaduit ng high school, yung K-12, I was part of K-12. Yes. Ang dami ko nakaaway na
teacher at mga magulang. Sabi ko, ma'am, anong gusto niyo? Ang graduating age ng K-12 noong una, before K-12, is 15, 16. Yes. After, hindi naman po kaya mag-aral niya ng koleyo dahil walang capability ng magulang. Anong gagawin ngayon na 16-year-old? Mm. Wala. Mm. So, vulnerable sila na lapitan ng wala ka naman ginagawa. Hindi ka na dito. Mm. Dito may sweldo ka, ganito, kung ano anong pangako pwede ibigay. Hindi lang lefties ha. Mm. Any group can, illegal. Mm. Mga chubs. Yes, di ba? Okay. Sa gangs. Wala namang ginagawa. Sama na lang ako. Mm. Mga fraternities. Right now, sa K-12, which is I was part, I was co-author of K-12, natutuan dalawang taon. Mm. Ayaw niyo yan, dalawang taon na sa eskwela, natututo pa ng special skills. Para pag-graduate niya, meron siya special skill na pwede niya mag- wala bang capability yung magulang ko. Ako, may skills ako para makakita, para makapag-aral ako. Yes. Lalo na ngayon, ang ganda ngayon, na libre na ang pag-aaral sa kolehiyo. So, isa yon sa nakikita ko at ginagawa ko na ngayon, na kailangan agresibo po ako bilang congressman ng 1st District, mangita ng mga proyekto na kailangan ng ating mga mamayan sa 1st District. Does it include, the aside from roads, no, yung farm-to-market roads, yung mga municipal roads, no, does it include yung mga schools also, especially in far-flung barangays na walang mas, wala man lang elementary school na malapit? Yes. Mga pila kakilometro nga Lakwon, Tabukon, Usuba, ana, para lang maka-eskwela at elementary school. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have how many classroom. I forgot the numbers of classroom, but I'm not happy pa. I'm asking for more. Mm-hmm. So I hope I can dagdagan ko yung classroom ko. I have 27 million plus of classroom. So, we're still looking on that, no? But tama po kayo. Isa po yan, katulad ng sinabi ko kanina. Kung walang gagawin yung mga bata dun sa, no, vulnerable sila. Mm-hmm. Pero kung, kaya nga ang target ko ngayon, high school. Mm-hmm. High school po, kasi kulang ang high school. Mm-hmm. Ang high school po natin, ang layo sa pinaka-barangay. Yes. Isolated siya. So, kung ako, graduate na ako ng elementary, tapos, hindi naman po ganun kayaman o mahirap yung magulang ko, paano po ako pupunta doon? Paano ko mag-aaral ng high school? Paano ko magkakaroon ng special skill? Eh, ang special skills po pumapasok sa high school. Sa high school. Hindi po sa elementary. Yes. So ako po, nakatutok ako ngayon, pinag-aaralan ko po ngayon ang mga high school situation natin para strategic yung mga kulang, lagyan natin para hindi na masyado malayo. Mm-hmm. Para magkarason na silang pumasok at matuto ng special skill. At malayo rin sila sa tukso na makakuha sila na kung mga masasamang ma-recruit sila ng mga elemento. No? No? Hindi lang basta insurgency, kundi pati mga illegal na gawain. So, yun po ang, dun po ako nakatutok na yun. Sir, kasi yung sa EO70, identified rin yung municipalities under your first district, siguro naman, sir, in the future, siguro maibsan man lang, malessen, no? Yung mga how many barangays in that particular municipality, siguro from 5, pwede na siguro maging 3 na lang or 2 na lang with your help and assistance. Ma'am, basta nalagyan ng daanan yan, sigurado ko. Lagi. Bababa. Yeah. Bakit? Hindi na po pwede magpondo dun yung mga lawless elements. Mm-hmm. Madalis na, mabilis na pupuntahan eh. Mm-hmm. Maroron. Eh, that's... Exactly. That's reality. Mm-hmm. Pag naglagay ka ng daanan dyan, possible road, yeah, no, concrete road, ang time of response ng ating government officials, mas mabilis, tatambay ka pa po dyan, mahuhuli ka. So, isa po yun sa key element na lagay natin daanan. No? Para yung armed forces natin, madali makapunta, makaronda doon every day. Yes. Kasi kung walang daanan, ronda ba doon every day? So, isa yun. So, hopefully, we'll be successful. No, right now, for next year, okay naman po yung budget ko. For next year, I'm working for it. No? Ngayon pa lang po, I'm working on 2021 na. Para ma-assure ko na itong vision ko, na serious men niya, itong La Libertad, Mucha, Rizal, papasok na sa Pangdalaga, magkaroon na ako ng road dyan. Yung sa back to, sa likod to eh. Sa likod, magkaroon na ng daanan dyan. So that yung, yan po yung insurgency, di ba? Sinabi ko. Nandyan lahat. So yeah. Sinabi ko. It's part of what
Lieutenant Colonel Rufino De Leon, the commanding officer of 5th IB, he was our guest last Sunday sa Kapihan sa Dipolog. It's part of the problem being encountered by the military, yung pag-crisscross sa mga daanan dyan sa mga municipalities that you have mentioned, which nandun yung identified yung mga insurgents, kasi yung movement, kasi boundary yun eh. Boundary sa marami sa Zamboanga del Sur, marami doon sa Misamis Occidental, and it will pass through here in our municipalities, and that is under your district. That's why I'm asking you, anong mga programs and plans for that, those municipalities? Naipasa na po sa RDC plan. Very good. Fast track po. 3 days ago, Tuesday, last Thursday. Last Thursday. Regional Development Council, I passed the Regional Development Council the 2 new national roads, 3 bridges. I passed it there with the amounting of 3.7 billion to develop those areas. Well, after that, gagawa po ako ng balaod para maging national road, then funding. So next year, automatic funded na po siya. Yes. That's why I'm working right now for 2021. Wala pang 2020, halos wala ka na magagawa eh. Yeah. No? That's reality na sa atin ngayon. Kaya sometimes, maray ko naisip tong 3 years ng isang congressman, it's too short. Yeah, for those who work, doing. Or working. Yes. So sabi ko, pagkatapos ng 2022, election na. Oh my God! Diba? sabi ko sa staff ko, ganun talaga, kailangan natin magtrabaho. Okay. No? So 2021, ang target for those roads na mati. Okay. We have one question before we wind up our program, because we have 5 minutes more to go, no? Before we end our Kapihan sa Dipolog. Bert, imo akay ako ang last question. Ikaw. Two question pa pala. Sa akin ang last question. So my main question pa ko, sir, in view of the recent incident sa fire, marine fire incident in Dapitan. Considering na ang Zamboanga del Norte is a very kwan talaga, it's the ferry boat or this sea transportation ang pinaka-common natin. Kasi maraming trips tayo from our island to Visayas. And nakita natin na yung na-alarm kami kasi ang sabi nung Coast Guard, nung na-interview last the other Sunday over Kapihan, there was a problem daw sa pump. Kasi nung nag-shut off yung engine, main engine because of the fire, na putol na rin yung power supply doon sa generate, doon sa pump nila, which caused na hindi na nila naagapan yung fire. So, of course, these are under investigation. So, may I know po, Congressman, baka at your level, makapagpasa po kayo ng something like legislation or possible inquiry into this in aid of legislation para ma-avoid natin ito. Kasi that was the second time, second. I think, na nangyari po yun within the vicinity of Zamboanga del Norte. Well, I'll try to look into it. So, I don't know if you can help. So, para matingnan natin ano ba talaga, pagkukulang ba, sobrang luma na ba ng equipment natin. That's why one of na may increase na ahensya is ang DND. Department of National Defense. Yeah, kasi you have to buy more equipment. It's part that I surely can request na ayusin nila yung pinadala nila sa atin. At saka yung Coast Guard, sir, wala silang sea assets. And the, I think, the manpower and the training. Yes, ma'am. They can easily respond to an emergency. Ano pala ako, meron pala ako for Congress. Ang problema na yan eh. Sa laki ng lawak ng area natin, kulang tayo ng mga patrol. Yes. Kulang talaga. Pero hindi natin at misan, balansin natin, misan alunahin natin. Diba? Kasi hingi naman ng farmers more sa kanila. Hingi ng, para so, insurgency, daanan. You make it a priority. Yes. No, for the district, no, I should make it a priority and ask inquiry, so that proper action can be taken and improvement. Pinakamahalaga, action, o kaya ang questioning.
but the improvement is better. Yes. Ano mang igay mo, sigaw ka ng sigaw, pero wala ka namang pamaagi na ma-improve. Wala kang ginagawa, wala rin. Okay. Oh, last thing. Last and final question. Ay, salamat. With your winning as the Congressman of Sabuanga del Norte, 1st District, do you have any regrets na naging congressman ka, tapos parang sabi mo, parang marami yata ang problema dito ah. Anong nangyayari dito? Hindi ko alam. Paano na ito? Since I am a neophyte congressman. So do you have any regrets or are you prepared to fight it out and to work really as a congressman of the 1st District? Well, I have no regrets. In fact, I'm ready because this is not the first term I had. This is my first term in Sabuanga del Norte. Yes. Yeah, my first term, I was a congressman in Sabuanga, Cebu, by 2nd District. Mm. So, when I won, most of, I think, mga one-third of the congressman is my kasama noon. Mm. Plus, I don't know yun na paano mo gumalaw sa Congress. Yes. That's why first day pa lang, filed bills, pang-pang-pang. Talagang tinarget ko ang vice chair ng APRO so that I can effectively ask for funding and protect what is needed para sa distrito ko. Mm-hmm. You know, appropriation, vice chair ng APRO, andyan lahat ng mata ng appropriation. So kahit ano, kahit isang sakong bigas, dada niya sa amin. Mm-hmm. So yes. Ang punto dyan is makakuha ka ng 1 kilo mm-hmm. para sa distrito ko. Bago po maubos yung isang sakong bigas, na yung iba hindi na mabigyan. Mm-hmm. So, I am prepared. I don't regret. The only regret I have is hindi ko kasama yung kapatid ko sa pag-develop ng atong probinsya. No, medyo na fall short. Election is election. Ganun talaga. Pero nanghihinay lang po ko if together, kung magkasama sana kami ngayon, oh my God. No, yung knowledge namin dalawa, yung connection, no, yung vision, sana we can do more for Sabuanga. Okay, we have no more time, no? Ngayon na tag-parting words and statements, gikan sa itong bisita, karumutaga. Pero nahimo po na itong instant bisita, instant guest ni Murag Noodles, si General Manager Alemarlou Dagpin. Ikaw versatile, una. Gato din, versatility. Versatile. Ikaw una, yes, versatile. Ikaw una mo, parting words. Ikaw mag-guest, ikaw give interviewer. Labi ko sa area. Salamat. Una sa itong paminaw sa inyong pag-uban nga namo sulod sa 2 oras sa programa sa Kapihan sa Dipolog. And I hope pinahagi sa itong kabindi rin, naasad mo na kutlo ang mga informasyon sa rang ano, kapahatag o ka tinawan sa itong mga pagbuda o mga kalibog. Maraming salamat. Okay, thank you so much, General Manager Alemarlou Dagpin sa Dapitan City Water District. And gikan sa ito ang 1st District Congressman, no? Si Congressman Romeo John-John M. Jalosjos Jr. na ni Kadinas Katugnaw. Naganamin. Dagan salamat madam sa ito mga panelists ka naman. O sa tanang pagpaminaw ng ato. Sa itong programa, sa ako mga ka-iksuunan sa 1st District, muna sa tanan, tugutin ninyo ka na magpasalabat sa inyong pagtiwala sa ako sa pag-inyong hatag ng among kadaugan. Asahan ninyo na magtatrabaho po ako sa abot ng aking makakaya. Kung unsay na ako, akong ihatag para sa kaluwasan na kung sa may ato ang mga problema na ito. Di man ako maluwas ang tanan, pero rest assured, I will work hard para subukan natin luwas ang ato mga kiyatuban. Okay, thank you so much, no? To God be all the glory. Thank you so much, Lord, for the gift of life. Thank you, Lord. Pag-alis atong kapinan sa Dipolog, matang Domingo na tanan. Thank you, Lord Jesus Christ. O inuman si Mama Mary, o ang Holy Spirit. Dayon, salamat kayo nga sa itong mga panelist na ito. Edgar Soranda, Paul James Cocolan, Robert Pinsoy, ato ang General Manager sa Dapitan City Water District, Alemarlou Dagpin, si... Of course, si Silbert Adetico Duriano, ang ato ang IT Director, si Angel, ang staff din ni Congressman John-John Jalosjos, si Danny Luod, so si Kini, si Edith, pahintito mo inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog Minyon kaninyo. Happy Sunday! God bless us all. Danny, take it away. Thank you. Thank you.